Ladies and gentlemen, get ready to dance. Get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Chingel ako, chingel ako, chingel ako, chingel ako, chingel ako, chingel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin.
pinagagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang tawag dyan, demokrasya. Hello everyone! Magandang gabi po at welcome sa isa namang live stream. Nagbabalik sa inyong harapan ang nag-iisa, ang walang katulad. Ako lamang to, ang kabugera at eksenadora sa inyong buhay, Direk Freddy Valera. Shoutout sa lahat ng mga single dyan. Ano pang hinihintay natin, mga kaeksena? Ano pang hinihintay nyo? Mag-type action na kayo at mag-like at mag-batian portion na tayo kung ayaw nyong masaktan. Let's go sa go! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga si Pucci, si Ligaya Aberila, si Tato, at kay Jake at kay Neil Canvas, kay Lizzie Pebos, Opel Angeles, Timmy Kalilap, at kay Willie Solermo, at kay Marichu Biesca, Nino Chris Gaspar, at kay Kasidling, Lee Masitas, at kay Fryren, at kay Smasher, Teacher Celine, kay Mike, at nandyan din si, wait lang, si Jake at si Kratos Channel, Eden Lorenzo, Ann Lacaria, Elisar Makapagal, Agbing, Eufronio, at kay Ismael, kay Kishi, Amazing Hablik, Stone Trooper, William Torres, Ding Lopez, Merlat OFW, J Pro, Denny Sandahan, Angeline Asuncion, 921, Pachuchay, HPC Vlog, Home Choice Real Estate Properties. Hello po at kay JR Cuenca, Denis Sandahan, Tessa, Tessa Penequito at Hayiton at Riders for Life, Ares GaTV Mom at kay Kapitan Gurgur, General Luna, Isley, Carlito De La Cruz at kay Ellen Deloria at kay May O'Neill at kay Margarita Toribio, Anel, Ariel 27, Paulo San Pedro, Ding Lopez, Nino Chris Gaspar, Pre-Ride PH, Maria Madrid at kay Lani Reyes at kay JB Villamor at kay Bond.com at kay Pocahontas ng Pilipinas Pinas at kay Roborat at kay sino pa? Andyan din si Konohamaru Mamaiti Baisa at kay Yachube Okwont at kay sino pa ito? Jobet 21 Yuga at kay Ma'am Hilda Enriquez JT2592 at kay Alvin Ramos Tiyoko Sham Tiyoko bayan Tiyoko Sam at kay Leti Buencamino Michelle Manansala at kay Hello at kay Alvin Ramos Denver Day Plestado Rev Maku Ray Fernandez at kay Iris po Pronda Marcelino Joey Mel at kay Aaron Bien Blanco Lexan at kay Nestor andyan si Nestor tumalun tayo at si Maria Escanilla Noel J Kaisen Julius Hora Redline Easy Guitar Course at kay Burn and Up at kay Godfrey Reasonable at kay Cecil Odo Melanie Co at kay Alexander Mercado at kay Robert Turla ubus na boses ko Simeon nasa na si Simeon na wala nasa na yon wait lang tumalon Simeon Corolado Jr. Cecilia Atenco at kay Rep at kay Hourglass Dorfstein at kay Joe Mikel hello po at kay Denver at kay Rosel Donna Dennis Sandahan Petra Pan Pina Tamayo Mainstay Mothers Corazon at kay Crisan Gamulo Kapitan Gurgur Ulit Goliat Online at kay Corazon Ramos at kani Guan Man hello po at kay Erica Matsumoto Gani at kay Johnski ko at kay sino pa yung mga nabati na papaulit-ulit tayo andyan din si Gail at si Marcelino Joey Mel ulit at kay Rosel Donna ulit at Beltran Dalen Jr. hello po at sino pa Patrick Luis Francisco Nelly Bill Maldita Gaming at kay Carl PG at kay Jojo Cuema Mina Balendras tama ba? Balendres pala sorry at kay Iya at kay Monkey Tamis Ultraman Takayasu hello po at Mary Ann Coroda at sino pa si Juby Orina at Nan Santi at si Lilbo si Joseph si Edgardo
si Dennis, si RG, si Pryren at sino pa, si Manila Boy at si Liz. Shoutout po, Stone Trooper, Dennis Sandahan, ano to, CLA, Kunanan, Misteryoso, Robert Turla ulit at Ligaya, Ilo ulit at Joy Angela at Ding Lopez. Ano na? Ano, hindi ko natatapusin, magbabatian na lang tayo. Swiss Mrs. at kay Mirasol Cortez at kay Gaelic Banshee, hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Ace PC Vlog at kay sino pa, Troy Valdez, Ria Galaban, Dels Buentipo, hello po, at kay Weng at Loves You at kay Cassie M, hello at ng Bonggam Bongga. Maria Grace Ando, hello din po at welcome sa live stream natin. Kita nyo naman ha, yung effort natin. Kaungap Orb, hello din. Sino pa? Ang hindi nababate, siya na lang yung magparamdam. Yung mga nabati na umayos kayo, di ba? Virgie Natsui, hello po. From Tokyo, Japan. At Joanna Kalimba, hello po. Ralise Carlenga at Arceli Ebreo, hello po. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Okay? Oh, sino pa? Ninitas Vlog, Teresa Martinez at Valerie Serna, hello po. Okay? Bernardo Bobis at kay sino pa? Oh, Ann Lacaria, hello. At kay Josephine Manaloto at Red, nabasi ko na, bati ko na 'yan. Marilu Saberon, hello po at kay Ja at kay Dennis Sandahan Pacha Gumpal at kay Benet, hello po. Shoutout daw sa husband niya si Dennis, hello po, at son niya na si Axel. Okay? So mga kaiksena, binabati ko rin po ng bonggam-bongga ang lahat po ng mga bago nating subscriber. Salamat po sa inyo at sa ating mga pioneer na subscriber dito sa channel natin. Thank you so much po. Diba, Ray Agunya at kay KM at Daphne Alvarez at Gianini. Hello po, from Naga, ay kababayan. At kay Mayor Lib, eh Mayor Lib. Grabe ah. At sino pa? At syempre, binabati rin natin si Jess Molinix at Just Tanate. Hello po. At binabati rin natin lahat ng mga kabatas dito with Attorney Libayan at mga kayubi with Attorney Claire Castro. Thank you so much po. Hi, Kishi. At syempre, binabati natin lahat po ng ating mga moderators dito na si Erica Matsumoto Gani, Nosferatu, Jack Constantino, Daisy Taglay, at Maria, at lahat po ng mga nakakulay blue na pangalan dyan, moderators po yan, behave po. Diba? Sino pa? Si Case, Adia, at Transporter, Goods, hello po, at kay sino pa? Oh, kapag dalawang screen direct pero isang plus views sa channel mo. Oh, depende po yun, dapat magkaibang account. Oh, Lil Boss, hello. Shoutout po sa lahat ng mga kaarmado at mga kasawsawan sa Discord. Magandang gabi sa inyo, Lovely May. Hello din at kay Marilu Saberon at Mila Thomas, hello po, welcome. At Generic Peñales at Miles Channel, welcome po. At kay Chubby Chick, hello din. At Swiss Mrs., thank you po, bigyan pa po ng time ang pagbati sa amin isa't isa. Okay? At kay MB Nakamura at Sanyu, hello po, thank you so much. At kay Tessa Pinaki, ano to? Tessa Penequito, direct araw-araw sobrang aliwa ko sa'yo. Bakit? Inaano kita? Isi. Bakit? Hinusumbat mo ba yan? Isi. Charot lang. 1, 2, 3, wait lang. Ulitin natin. Ito para sa inyo to, special. Tessa Penequito. Sa mga hindi nababate, huwag kayong magtatampo, ha? Kalma lang. Chingel ako! Chingel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Ayun ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayos ba? Salamat, Timmy Kalila pa. Ayos ba yung bago nating sayaw? Okay ba yun? O, palakpa ka naman. O, ready na kayo? O, salamat Timmy Kalilap. Direk, salamat sa effort mo. At shoutout po sa wife ko na si Lottie at anak kong si Trixie. Kalma. Hindi ako kakalma. Ito muna tayo. 1, 2, 3, let's go! Chingel ako.
Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Thank you so much. Hoy, tama na! A game! Doon po sa mga hindi ko nababate, wag mo po kayo magtatampo. Ano po? Alam nyo naman at naiintindihan nyo po siguro pag inubos ko talaga, alam nyo naman na sobrang happy ako na mag-shoutout. Kaya lang po hindi tayo makakapag-umpisa. Okay? Ngayon, salamat kay Melanie Guerrero. Okay? Likod mo, Derek. Ito na nga eh. Kasi special nga ngayon eh. Kaya ginawa ko yung tugtog na yun. Mabilisan lang. O, eto na. Salamat po. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Charot lang. O, game. Simulan na natin. Kayo naman, tawa kayo ng tawa. Hindi tayo matatapos niyan, okay? So, mga kaeksena, na-stress ako dun, ah. Ang tawag dito, wait lang, Marites, ang lakas ng volume mo dun! Rig na ridig! Ano ba yan? Easy. May nagsasalita sa kwarto, wait lang. Bago po tayo magsimula, mga kaeksena, ito naman si Maldita Gaming, oh. Start na nga tayo, charot. Salamat po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ngayon, mga kaeksena, wait lang, kalma lang po. Doon sa mga hindi pa nababate, ha? Gusto ko lamang pong ipabatid sa mga bago pong subscriber natin. At alam na alam po ito ng mga ng mga dati na nating subscriber. EB Soriano, maraming salamat. Ito pa isa, oh. Oh. 1, 2, 3, let's go. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Okay? Charot lang, di ako makahataw kasi nakaupo ako eh. Oh. Wait lang, paanoin nyo naman ako? Pahingayin nyo naman ako? Salbahe kayo ah! Hindi, dito po sa channel natin, ito na po simula't simula, nakilala po talaga ako sa ganitong pamamaraan. At kung kayo naman po ay naiinip dahil ang tagal ko magsimula, ang dami ko pang binabate, ginagawa ko po talaga yan. Meron mang kayong pakulay o wala, basta kaya ko pong makita yung pangalan ninyo, kahit nagsisimula na tayo, bumabati po tayo. Okay? Ulitin ko po, hindi ko po kayo pinipilit na magpakulay. Basta makita ko kayo sa umpisa ng ating live, nyan-dyan kayo, mababati at mababati ko kayo. Kasi gusto ko pong ma-appreciate nyo na dito sa channel natin o sa channel na to, kayo po kahit man lang po sa paumpisa, hanggat kaya ko, babatiin ko po kayo. Alam po yan ang mga datihan na dito sa channel natin. Di ba, Alvin Ramos? Anong gusto mo? Single o kalma? Okay? Oh. So, bago tayo magkalimutan, gusto ko rin pong batiin, syempre, yung ating mga original Spice Girls na si Mama Mi TV, si Mama Hilda Enriquez, si Malditang Lola, at si Tita Edita Yamaguchi. Okay? At syempre, etong isa, si Juliet Serra, kalma daw. O sige, wait lang, Juliet Serra, may utang ako, at saka kay, wait lang, kay Alvin Ramos, may utang ako sa inyo. Ngayon, babatiin ko din sila si Robert Ramos, sila Ma'am Terry, Ramon Gordose, Mama Lucy Mawaka, Mama Maria Nancy Maru, at si Ma'am Leonor Juan, at Ma'am Therese Hellman, at si Mami D. Salamat sa inyong dalawa. O sige, special, single tayo, single. Aralin nyo ah. 1, 2, 3, let's go! Single ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Cut! Kaya...
Si Marites, tinatawanan ako ni Marites Dumaan. Sorry po ah. Take two tayo. Ganado ako eh. Take two tayo. Ulitin ko lang, Dumaan kasi si Marites, tinatawanan ako. Oh, 1, 2, 3, let's go ah. Ulitin natin. Chingel ako. Chingel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Okay na, di ba, Marky Marcos? Ulitin na, ano na, tuloy na natin. Tama na. Halika na, simulan na natin. Sa mga hindi ko nabati, pipilitin ko po kayong bati-batiin, pasulpot-sulpot, di ba, Russell? At kay caregiver ng Israel, at Sheila Borromeo, at Cynthia Liwag, at kay Joe Miquel, at kay Lovely Manuel, at kay Iris, at kay Ellen Go, Cynthia Liwag ulit. Ani Brookman, Hitman, Nelville, hello po. At John Ponsaran, at Anastasia Unos, hello po, at J.M. Ronario. Oh, type action, simulan na natin mga kaiksena. Let's go, Torbik Torbiks! Shoutout din kay Simple Batra at kay Loyal Milestone at kay Dennis Peleño at Joey De Guzman at kay Pocahontas ng Pilipinas at kay Zero at kay Roland Vivero. O, type action na, Piona Marilyn, hello din po at MB Nakamura, Brit MM at sa lahat ng bago. Maraming salamat, Pocahontas ng Pilipina. Ito na nga, oh, single ako. 1, 2, 3, let's go! Chingel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oh, let's go. Tuloy na natin ha. Lani Reyes at sa lahat ng mga ano natin subscriber. Salamat po. Hiningal ako ah. Easy. O game. Bago po tayo magsimula sa mismong mga ating pag-uusapan, ay meron po tayong katanungan dito. At sana po, pakiintindi po ng mabuti yung mga sagot at yung tanong. Okay? Tanong! Pagsosorry ni Bato kay Rapi Tulpo sa pag-walkout niya sa Senate hearing, okay ba sa inyo? Ano kaya ang dahilan na naiisip nyo? At meron tayong A, B, C, D na pagpipilian choices. Sa letter A, para sa boto mula sa Tulponatics. Kaya nagsorry daw si Bato. At meron namang B, ayaw lang talaga ni Bato na makapag-away o nang kaaway. At C, takot lang si Bato kay Tulpo. At letter D, pagsamahin niyo yung A at C. Oh, at syempre maraming salamat din kay Gladiators 06 at kay Fiona Marilyn. Ito na naman si mga kaya nakakanong gumawa ng bagong tugtog eh. Oh, game, ready tayo direct. 3, 2, 1, single ako. Pasok. Single ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ganon. Yun ang performer. Charot. O game. Tama na. O, simulan na natin mga kaiksena. Ang ating content ngayong araw na ito ay patungkol kay Senator Bato, Rapi Tulpo, at syempre kay Pastor Canor. Okay? B, ayaw ni Bato ng gulo. Bahala po kayo kung anong choice nyo dyan. So, magbibigay din po tayo ng mga karagdagang balita at mga kaganapan sa ating bansa, lalo na't papalapit na po ang Semana Santa o Mahal na Araw. Pasintabi po sa mga kaeksena natin, ng mga subscriber natin, na iba po ang relihiyon. Lalo na po, pasintabi po sa mga kapatid nating iglesia, sa kapatid nating mga Muslim, at iba pong religious group. Pasintabi po. Ano po? Kung bakit nasasabi ko yung Semana Santa. Game! Ready na tayo. Simulan na natin. What's the game?
Sino rito may mga alagang aso? Sino rito may mga alagang pusa? Dahil meron po akong good news para sa inyo. Kagaya ko, may alaga din akong aso, dalawa pa. At ang pangalan nila ay Mickey and Mika, isang husky at isang shih tzu. Oh, sino po yung may mga alagang aso dyan? Jesse Ramelo. Sorry na, yung mga hindi po nababati, huwag po magtatampo, hawak ko pamilya nyo. Oh, pakinggan, pakinggan. Meron po kasing good news ngayon na i-amend o parang i-amend. Ito pong batas na Animal Welfare Act at talaga po kasi meron nangyaring trending na balita patungkol po sa isang alagang aso, Roborat, para sa lahat ng single pinag-aagawan. Pinangaba tayo eh. Ready? Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Hi, malditang lola. Good morning! Okay? At o nga po, malditang lola, no? Sorry to hear that po. So, ito po yung good news. Lalo na po sa ating mga may ang mga alagang aso dito sa Pilipinas dahil mas paiigtigin at lalagyan palalo at papatulisin ang pangil ng act na Animal Welfare Act. Okay? At nakakatuwa po ito dahil napakaganda nito. At bukod nga doon kasi kaya po ito na bring up dahil po doon sa nag-viral na isang golden retriever ba o German Shepherd na aso na pinatay. Naku, nakakaawa naman yun. Ang ganda-gandang aso pa naman. O, ito mga kaeksena, oh. Good news muna tayo dito sa mga fur mommy and fur daddy. Ay, wait lang. Mahina yung volume niyan, sigurado. Laksan na natin. Promise yan. Mahina lagi dyan sa News 5, eh. Ulit. Pasok! Pagpaigting sa batas na nagpaparusa sa mga nang-aabuso sa mga hayop. Kasunod yan ng viral na kwento ng pinatay at isinakong aso sa Camarines Sur na si Kiluwa. Pangako ni Senate President Mig Zubiri, gagawing prioridad ang panukala. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. When it comes to animal welfare, I know that the Senate is a multipositan body. Medyo hindi sanay sa spotlight. Agaw pansin sa session ng Senado kahapon ang mga alagang aso ng mga senador. Ito ang unang beses na pinayagan ng mga alagang hayop sa session hall. Kaya sinamantala ito ni na Senator Grace Poe, Senator JV Hercito, Mark Villar at maging ni Senate President Mig Zubiri. Nataon ng Pets Day sa Senado kasunod ng nag-viral na Grabe, no? Mamas lang sa Golden Retriever. Sino man ang gumawa nito, dapat talaga managot eh. Di naman tama yun eh. Kahit pa sabihin nating may tawag dito, sila ay, alam ba, nagkakalat, nagpupupo kung saan-saan, hindi ho para saktan yung aso. Ang dapat gawin nyo ay isumbong nyo muna sa may-ari o kaya magsumbong kayo, magblatter kayo sa barangay para magawan po ng aksyon. Hindi po gaagawan nyo agad ng karahasan. River na si Kiluwa sa Camarines Sur. Oh. Occupying the top of the food chain does not give us the license to handle animals with barbarity. Because if such is how we treat them, then we lose our humanity. Kaya sa privileged speech din ni Senator Poe, umapila siyang maipasa sana ang inihain niyang Senate Bill number 2458 o Revised Animal Welfare Act. Ayun, ni-revise. I stand corrected, ah. Ni-revise. O re-amend na rin, pwede naman. Ni-revise po. Okay? Layon itong mas paigtingin ng parusa sa mga nang-aabuso sa mga hayop, pagtuturo ng animal welfare education sa elementary at high school, pagtatatag ng bagong ahensyang mangangalaga sa mga hayop. Ako, agree ako dito kasi dito sa panukala na to, kailangan merong mandatory animal welfare education. Kasi sa eskwelahan naman, although tinuturo ang kabutihang asal sa mga estudyante, pero may mga eskwelahan na hindi nila nabibigyan ng toon o pansin kung paano maging isang responsableng owner ng mga aso, pusa at kung ano-ano pa, 'di ba? So pag meron tayo nito, mas magiging
ano to sa mga estudyante kung paano sila maging responsable, hindi lang dahil may aso, kung hindi yung kanilang pananaw sa buhay ay bata pa lang, mababago na, na matatatak sa isip nila na bawal manakit ng hayop, bawal ganito, bawal ganyan. So maganda to. At yung magkakaroon ng ahensya daw, sabi, sana mas ano yan, hindi sana ito, tawag dito, ningas kugon o ngayon lang dahil may nag-trending. Baka kasi ang mangyari niyan, pagkatapos mag-trending, wala na. Diba? Kasi meron pa rin akong ipapakita sa inyo, magkaroktong to about sa hayop na naman din. Pero hindi yun yung taong hayop pa. Iba yun. Oh. Sa ilalim ng Department of Agriculture at pagtatatag ng Animal Welfare Task Force sa kada barangay. Oh. Alam nyo kahit ano pa pong reason nung aso, kung nangagat siya, di ba, o wild na siya, hindi po para patayin nyo, hayaan nyo po yung eksperto ang gumawa nun. Okay? Hulihin, i-report nyo. Pero kung kayo po, paano kung kayo pa yung nakagat? Di ba, hayaan nyo sa mga eksperto yan. Oh. Kung meron pong pagkukulang yung amo, actually, hindi ko totally napanood yung issue nung sa aso na paano nangyaring napatay. Dito lang ako nakapokus dito sa Animal Welfare Act na to. Okay? Ano man ang dahilan ng may-ari, kailangan malaman kung bakit humantong at nagkaganon ang nangyari dun sa aso. Yun pa kay po, bukod sa pananakit, animal cruelty na rin ang pag-aabandona sa mga alaga. Sa datos nga ng senadora, lumalabas na higit 13 milyon o 41% ng kabuuang populasyon ng mga aso at pusa sa bansa ay stray o gala. Kaya mataas din ang kaso ng mga nabibiktima ng rabies sa Pilipinas. Yan no, kasi dapat ang dapat... yun ang dapat. Kasi ang hindi naiintindihan ng iba sa atin, basta pag nag-alaga ng hayop, okay lang na, alam mo yun, yung nandyan lang pakalat-kalat lang, okay na kasi sa kanila yun. Ang mga hayop po, tinuturing po yung parte ng pamilya. Hindi ho para bantay lang sa bahay. Hindi ho para lang alin, pan-display. Yan po ay tinuturing na pamilya, kasama nyo sa bahay. Kahit pasabihin nyo may sarili silang kulungan, eh hindi po tinatrato na parang alipin. Ano ho, malinaw? To eradicate rabies in humans, we must eradicate rabies in animals, keep our neighborhoods stray-free, and implement effective animal control. Ang nakakainis pa kasi dyan, maraming Pilipino yung gusto mag-alaga, tapos hindi naman kaya. Diba? Oh, dapat yun ang maano eh. Diba sa Amerika, bago kayo bigyan... Tama ba ako? Yung mga taga-Amerika dyan, sa Japan, ganun rin ba? Bago kayo mabigyan o mag-adapt ng aso, tinitingnan din yung capability nyo o kapasidad nyo, kaya nyo bang buhayin yan. Kasi kung alimbawa wala na nga kayo makain, mag-aalaga ka pa ng aso dyan. Tapos bandang huli, bibenta mo lang o kaya papakatay mo. Diba? Sa Amerika parang mahirap yata ng ganun-ganun na lang kumuha ng aso. Correct me if I'm wrong, but if I'm wrong, correct me. Easy. Diba? Anong tawag doon? Ang tawag dyan, demokrasya. Oo. Oh, tuloy natin. Sa ngayon, nakabinbin na sa Senate Committee on Agriculture ang panukala. Nangako naman ang liderato ng Senado na ipaprioridad ito. Hindi, ako, pabor ako dito ha. Linda Jose Gansere, ma'am. Mahalaga po ito eh. Hindi po ito dahil porket aso lang. Hindi po dapat ganun ang tingin natin sa mga alaga natin. Ano po? Hindi porket na bantay lang, si bantay. Meron po silang kailangang makuhang atensyon, pag-alaga, at pagmamahal. Hindi ho basta bantay lang. Okay? Yes, and personally, Madam Grace, I will support that measure wholeheartedly. I will make it a priority measure in this chamber so we can pass it. Oo. Oh. Tinan mo, kumahol na rin si Subiri. Kaya nga eh, yan ang ating tulad ko na, nung nandito na ako at nakauwi akong Pilipinas, kahit hindi man boxer dog ang aso ko, pero pinalad naman tayo na husky at shih tzu yung akin. Pero maybe someday madagdagan ang aso ko ng boxer dog, di ba? Yun talaga yung dream kong dog, boxer eh. Oo, mahilig kasi ako mag-boxer. Charot. O, ito pa mga kaiksena, pasintabi po. Palakpakan muna pala natin itong act na ito na ginawa ng mga senador. Para sa akin, hindi po ito dapat baliwalain. Magandang bagay po ito. Diba? Oh. Ngayon naman mga kaiksena,
Pasintabi po, mga kapatid, mga kaeksena, dito sa mapapanood ninyo. Kakasabi lang po dito na napakarami pong mga stray o mga galang aso at pusa. Meron po kasi ditong sabihin na nating mga pinagdadalahan na mga nahuhuling nasa lansangan ng mga pusa. Ito naman po sa mga cat lover. Pasintabi po, hindi ko po kayo gustong ma-upset o malungkot. Pero kailangan po nating ipakita ito. Kailangan malaman din ng taong bayan to dahil isa rin to sa dapat pagtuunan ng pansin. Siyempre, marami pong mga nahuhuling sa lansangan na Brands TV shoutout sa'yo na kulang ang pasilidad ng mga animal shelter o yung pound for pound ba yun? Tama ba? So, yung mga ganong klase, dapat mababigyan ng atensyon para masuportahan yung kanilang pangangalaga sa mga nahuhuling mga pag-alagalang pusa o aso. Dito kasi, kitang-kita po yung pagkakamali dito ng isang animal shelter o pound for pound ba yun? Tama ba? Yun ba yung pangalan nun? Na hindi po nila napapangalagaan yung kanilang mga nahuhuling mga ligaw na pusa o nasa lansangan na pusa. Bakit? Kasi ho, nagkaroon na ng alin, cat cannibalism. O yung mismong sila na yung nagkakainan. Sa tingin nyo, bakit kaya nagkaroon ng cat cannibalism? Or sabihin na natin, hindi rin, nag-aaway lang yan, direk, kaya nangyari yan, so sobrang away, may namatay, ganon. Bakit nag-away? Alam natin ang instinct ng mga pusa. May mga maaarteng pusa, may mga playful, may mga tahimik. Pero once na dog pound, hindi, cat pound yun. Once na ang mga alagang hayop, lalo na't gutom na gutom yan, di ba? Possibility niyan na yun na nga, stress yan, mainitin ng ulo, mag-aaway yan, at posibleng humantong sa may masawi sa isa sa mga alagang pusa o aso. At dahil doon, eh gutom na gutom, malamang yan. 'Di ba? Kaya kinain. Pasintabi po ulit ha, sa mga kumakain at tapos nang kumain, kailangan nating makita ito para ho magkaroon ng awareness ang iba. Okay? Pasintabi po ulit sa may mga alagang pusa, okay? Pasintabi po sa mga nagkakapunan, sensitibo ang susunod naming ibabalita. Halos kalansainan ang matagpuan ng ilang pusa sa pound ng isang barangay sa Cavite matapos daw kainin ng kapwa nila pusa. Biruin nyo ha, bakit magkakainan yan? Eh kasi kung pinapakain nyo, tinalagaan nyo nung maayos yan, di ba? Hindi hahantong sa ganyan yan. Halimbawa, sasabihin, eh kulang po kami sa pondo eh, wala yung ganto-ganto eh. O yun, kailangan ma-resolve ba yan? Di ba? Oh. Inaalam na kung sukdulan ba ang gutom nila dahil sa kapabayaan. Grabe ka, Melanie Guerrero. 11 ang shih tzu mo. Parang si John John Faustino. Ang dami ding shih tzu nun. Eh. Doon sa kanya galing yung shih tzu ko eh. Oh. Tinutukan yan ni Darlene Kai. Oh, pasintabi lang ha. Sa cat pound na ito sa Barangay San Jose das Marinas, Cavite, inabutan ng ilang residente na kinakain ng mga pusa ang bangkay ng kasama nilang pusa. Buto na lang ang Ay grabe, buto? Tira sa dalawang pusa. Ay? May ikatlo pang patay na pusa sa kulungan. Oh, may bago pang patay? Ano ba yan? Patay na pusa doon. Ganito po ang kanilang ginawa. Kwento ni Yvette Mayo, pumunta siya sa cat pound ng barangay noong linggo. Saka bakit ganyan kaliit ang ano? Ba't ganyan kaliit ang kulungan ng pusa? Ang dami nasa loob. Mag-aaway-aaway talaga yan. Dapat dyan, isa-isang kulungan. Hala ka, ano ba yan? Bakit naging cat pound yung ganyan, hindi maayos? O para sana tulungan ng kaibigan niya na hanapin ang kanyang nawawalang pusa. Pero yon ang eksenang tumambad sa kanila. Natataranta na ako. Kasi first time na makakita ako ng ganon. Galit na galit ako at saka umiyak talaga ako doon. Buti na lang ma'am na i-video nyo at na i-sumbong nyo. At least nalaman ng tao yan. Magulgol talaga ako doon. Hinala ni Yvette, hindi pinapakain ang mga pusa sa pound kaya wala na silang nagawa kung hindi kainin ng isa't isa. Malamang po yun, malamang sa malamang, hindi maayos ang pagpapakain dyan. Kasi kung kumakain na ng everyday, hindi kayang kakain ng dalawang cats.
nabutot balat na. Kita rin sa video na nanghihina ang ilang pusa. Puno ng dumi ang lalagyan dapat nila ng tubig. Wala rin pagkain sa kulungan, kaya pinakain nila Yvette ang mga pusa. Nako. Parang hindi na po maalis sa isip ko yung mga buto. Agad niya raw ipinagbigay alam sa barangay officials ang nangyari. Nag-usap daw sila ng chairman ng barangay San Jose. Hindi tama yung ano, yung paglalagay nila sa sama-sama yung pusa. 'Di ba THB ako din kumakain ano? Ako din kumakain din ng pusa. Joke ba 'yan? Last mo na 'yan joke mo ah. Oh, tuloy natin. Oh. Niyang mga pusa para dalhin sa shelter. Mm. Nagulat na lang daw siya nang malaman niyang pinakawalan ang nasa 20 pusa kinabukasan. Ha? But... Magaling. Nung nabalita, pinakawalan? Ayos ah. Oh. Naninindigan ang kapitan ng barangay, hindi nila pinabayaan ang mga pusa. 2 beses isang araw daw nila pinapakain ang mga pusa. Sino ba to? Ano pang pangalan nito? Naka pang ano? Pang ibang bansa yung pangalan mo. Di kita maano. May mag-message ka na lang sa Facebook page. Okay? Tuloy natin. Ang hinala raw nila, namatay ang 3 pusa dahil sa pag-aaway-away. Ang katotohanan po niya, may 2 po akong tagpag-alaga ng mga pusa. Kasi hindi naman po talaga namin mababantayan 24 oras. Sir, wag naman. Sir naman. Easy. Alam po namin yun, basic lang po yun. Hindi naman talaga kailangan at hindi nyo mababantay ng 24/7 kahit itabi nyo pa. Dahil hindi nyo naman po yung responsibilidad na para maging alaga nyo silang lahat. Kung maayos lang po ang kanilang kulungan, magkakahiwalay at sila po ay napapakain ng maayos, hindi po yan dahahantong sa ganyan, sir, ma'am, sir. Tama ba ako? Tama ako. Mas tama ako, Shari. Yes po, idol. Wala na pong mas tatamang-tama po sa inyo. May tama po kayo. Easy. Diba? So, pag nung napansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Eh, kasi nga pinagsama-sama ninyo. Sama-samahin nyo. Iba-iba ang attitude ng pusa. Ano ba? Iba-iba ang mga naranasan niyan sa kalye. Kung nakakuha niyo sila sa kalye, meron talaga diyan ano na, alam niyo yung fighter na. Kumbaga, sanay na sa hirap ng buhay, may siga diyan, may marites diyan, may kabugera diyan, merong ano diyan. Alam niyo, iba-iba parang tao lang din yung mga 'yan. Iba-iba yung personalidad niyan pag sama-samahin niyo. 'Di ba? Oh. Siyempre, merong mga insecurities. Easy. Charot lang, joke lang, dinagdagan ko lang. Kayo naman, oh. Oh. Lagi raw may nagre-report sa kanila tungkol sa stray dogs and cats, kaya minabuti nilang ilagay ang mga ito sa 1 pound. Halos po linggo-linggo, may lumalapit sa akin, nahagat ng pusa, nahagat ng aso. Talagang binabatikos na po kami. Tingin ko, medyo nagkulang kami sa kulungan. Anong medyo? Sir, anong medyo? Kapitan, hindi po kayo nagkulang. Nang medyo, talaga pong malaki pagkukulang nyo. Pasensya na po, pero yan po ang nakikita ayon sa ating balita. Diba, Jessica Tampos at Motiara Playhouse, diba? Oh, may konting pagkukulang, medyo, ganun. Bawa. Ano pong silbi nung aninyo, nung inyong opisina, ng inyong barangay? Wala ho ba kayong pundo? Kung wala ko yung pundo, ano pong ginagawa ni Mayor? Mayor, wala po ba kayong pundo dyan? O, pasa ulit natin. Mayor, kung wala po kayong pundo, ano sabi ng congressman nyo? Easy. O, taas ulit natin. O, kung walang pundo si congressman, anong ginagawa po ng kongreso? O, buti na lang, meron ng pinasang bill ulit para i-amend. O, tuloy natin. Kasi... medyo dumami na yung... Saka dapat, pag may cat pound, dog pound, meron diyang alin, veterinaryo, para alam po at nakikita yung sitwasyon ng mga hayop. Hayop na yan. Pinabayaan nyo nagkaganyan. Mga inuhuli namin. Ayon sa veterinaryong si Doc Ferds Resho, posibleng kinain ng pusa ang bangkay ng kapwa niya pusa dahil sa matinding gutom. Hindi po posible. Talaga pong ganun talaga mangyayari dyan. Ano po yun? Trip-trip lang ng pusa? Oh.
pwedeng it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. It doesn't mean na masama yung mga pusa, but it's their nature. Kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o pang-aabuso sa mga pusa, maaari raw managot ang barangay officials dahil... O ngayon, may pagkain na. Naku, yari na naman to pag naalaman ni Rapi Tulpo to. Anong tawag dyan, Direk? Ang tawag dyan, demokrasya. Naloko na. Sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nananawagan kami dun sa mga tao who have personal knowledge about animal cruelty to step forward, no? And do an affidavit kung sa mga law enforcement natin. Mm. Pinuntahan na ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound ng Barangay San Jose. We ask na temporarily... Kina mo nga cat pound, tapos nakalagay may mga kulungan ng manok? Pusa, o oh, may kulungan ng manok. Ano ba yan? May naglalagay ba dyan ng manok? Kahit mga tao pa kapag survival na pag-uusapan, nagkakainan. Di ba? Oh, kaya ako mga kaiksena, I proud you guys. Alin? I proud you yung mga may alaga ng pusa, may alaga ng aso, o yung kahit anong pet lover kayo na meron. Proud po ako sa inyo kasi yung mga kagaya po natin ay masasabi nyo talagang mga responsableng tao. Saludo po ako sa inyo. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Yung kanyang impounding until maayos namin yung system. Iniimbestigahan na raw nila kung nagpabaya ang barangay officials. Ay, hindi balata. Sige, proseso naman yan. Sige, imbestigahan nyo. Pinuna rin ng City Veterinary Office ang pagpapakawala ng mga barangay officials sa mga pusang nasa pangangalaga nila. Oh, yun na nga eh. Hindi na nga nila alam at na-check kung may mga rabies na bang malala yung mga pusa. Pinakawalan? Anong klase naman kayo dyan? Diba? Nakakainis kayo. Bahagi na yan ng isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras. Holy ka na. Next time, mga kaeksena, type action. Let's do this. A go. Sa mga nag-aantay po ng main topic natin, maya-maya ang konti po kasi kailangan pa natin magbalita ng ibang balita. Okay? Huwag kayong eksenadora dyan. Ako lang. O ngayon, mga kaeksena, type action at next na tayo. Anong kasunod mo, Direk? Eto na. Ako, mga kaeksena, naiinis talaga ako dito sa mga ganitong klaseng tao. Alin? Kaya gusto kong malaman na katotohanan dyan sa kaso ni Pastor Kibuloy eh. Oh, Direk, ano naman connection na itong sasabihin mo na naman? What I mean, galit nga si tayo sa mga alin. Galit tayo sa mga manyakol. Easy. Paano mo naman nasabi? Oh, eto, panoorin nyo to, lalaking manyakol. Hinipuan sa karang... Oh yeah, mahina na naman talaga ang volume talaga nito. Todo na ako eh. Yung audio nyo, News 5, lakas-lakas sa inyo naman. Di kagaya sa GMA, malakas. Oh, tuloy natin. Oh, ito ang pasaherong manyakol. Hinipuan sa karagtangkang halikan ng isang lalaki ang nakatabi niyang estudyante sa jeep. Gitnang suspect, siksikan at... Benta na yung palusot mo! Twin Music Cloud. Hello, Direk. Hello to my wife, Maris Bulaon, Mark Kambal. Hello sa inyo. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Salamat din, Jessica Tampos. Ito, meron ako sa'yo. Special to. Oo, para sa ito. Bagay na bagay to. Pakinggan mo to, ha? Oo, huwag kang mapipikon. Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oh, salamat, Jessica Tampos, ha. Para sa iyo, bagay na bagay. Charot. Oh, ito na, mga kaeksena. Panoorin na natin itong manyakol. Oh. Hinipuan sa karagtangkang halikan ng isang lalaki ang nakatabi niyang estudyante sa jeep. Gitnang suspect, siksikan at natatamaan niya lang daw ang babae.
Nasa front line ng balitang yan si John Aroa. Sa kulungan ang bagsak ng 53-anyos na lalaki sa barangay Los Cebu City. Sa inyo gusto ibagsak yan sa kingdom? Umaayos kayo ha? Ang tawag dyan, demokrasya. Nang hipo na nga, ipapasok pa. Ito si alias Ramil, inireklamo siya ng 18-anyos. Nakaw, narsing pa. Wawa, lupit ng choice ni kuya. Meron ako napanood sa Facebook video, nasa jeep, may manyakol. Yung nakapalda, binibusuhan niya, binibidyo siya. Talagang ano, talagang halatang-halata mong sobrang manyak, yung sinisipat niya ng husto talaga, babang-baba na siya talaga. Ganun no? Halatang-halata na tinitignan niya, ang kapal ng mukha. Na estudyante matapos manghipo sa loob ng sinasakyang modern jeep. Hoy, Clown Prince TV, huwag kang ganyan, huwag kang judgmental. Anong alagad ni pastor? Huwag kayong ganyan, huwag niyong pinag-aano yan. Hi, Mang Pandoy, ayun, nakaabot din sa lies? Anong lies? Sa live. God bless it always, direct mga kaeksena. Thank you, Mang Pandoy. O, ito, para sa'yo, bago to, ha? Bigyan ko kayo ng bago. Sa nagtatanong, dancer ba ako? Oo, dancer ako nung araw. Nung araw yun, kaya lang gabi na. Ngayon lang ulit ako sa sayaw. Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Maayos ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Kanina ko lang ginawa yan. Thank you, Ma'am Pandoy. Wala lang, kanina ko lang din. Naisip ko lang din yung step-step na yan. O, tuloy na natin yung manyak. O, pasok. Salamat po, ha. Noong Sabado, kwento ng biktima, sinisiko ni alias Ramil. Oh! Siko pala to eh. Dasiko, ano, dasiko, anong tawag doon? Dasiko character. Ang kanyang dibdib at ari, sinubukan din daw siyang halik. Hala, halik pa! Makapal ka talaga! Halika nito. Sa takot, napaiyak ang biktima kaya napansin siya ng ibang pasahero. Agad na aresto ang lasing na sospek sa tulong na makasama sa jeep. Pero si Alice Ramil, mariing itinanggi ang paratang. Giit niya, di niya intensyong masagi ang dibdib ng babae dahil sa mabilis ang sakay nilang jeep. Hindi daw intention masagi, tapos mayroong alimbawa, nakaupo, hindi intention pero nakaganong ka para ka magbabox out ng basketball. Hindi ko intention, sir. Hindi ko naman intention eh. The charm ones, direct my taser, ano to, taser na mabibili sa shop, ano daw? Taser ba? Ah, okay. Makakasuhan kaya yung nantaser, dapat may pangontra sa mga babae. Ay, grabe. Salamat, The Charmons, ha, pero wait lang. Hoy, nga pala, nandito yung poging-poging crush ko to eh, si Mark Ramos. Sa mga hindi pa nakakasubscribe dito kay Mark Ramos, paki-ano nyo naman to, paki-subscribe nyo naman. I-recommend ko sa inyo, ha? Sama nyo na rin si Mike Cervera, huwag nyo kalimutan, ha? Sa mga kaeksena natin dito, please lang paki-subscribe nyo. Kung gusto nyo, ngayon na, pwede naman. Pagtapos, o mas maganda ngayon na. Maraming salamat at shoutout, Mark Ramos. Para sa iyo din to. The Charm Ones, maraming salamat po. O, ready na kayo ha? 1, 2, 3, let's go! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Maayos ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ganon! Meron akong bago, Mark Ramos ha. Panis. Kailangan gawin mo yan ha. Watching from Glory Mountain. Alaka! Hoy! Anong Glory Mountain yan? Tuloy natin. Ito na si Manyak. Hindi ko yan ginalaw. Pero magkatambi naman kami. Hindi ko alam.
Ganun na tayo naman sila ng kunti. Lasing ka. Hindi kayo, hindi lasing naman. Pero di yan bumenta sa mga otoridad. Hindi na nagbigay ng panayam. Bakit ganun ano? Etong palusot ni Manong Manyako, hindi bumenta. Pero yung kay Kibuloy, ayaw bumenta rin, ganun? Easy. So yung kay Kibuloy, bumenta yung mga alibay niya, ganun? Pero itong kawawang pobreng Manyakol. Easy. Hindi nakalusot. Di ba? Kawawa naman. Charot lang ha. Biro lang yun. O, tuloy natin. Oo. Ang biktima pero prosigido siyang magsampa ng reklamo laban sa suspect. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Safe Spaces Act o bawal bastos law ang suspect. Nakakulong na ngayon si alias Ramel sa Mabulo Police Station. Humingi rin siya ng tawad sa biktima. Kasi naman kuya, uuwi ka na lang lahat. Ano pa nangyari sa'yo? Hindi ka na lang maglasing basta pagpapakay ka ng bis. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Kaya naman pala eh, lasing-lasing daw siya eh. Tuloy natin. Ano daw? Ay, shoutout kay DJ Byron ha. Pakisubscribe nyo rin si DJ Byron, mga kaeksena. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanila, Mark Ramos, Mike Cervera, DJ Byron, at yung mga kabatas vloggers natin, pakisubscribe nyo naman po. And it's up to you po. Sana subscribe nyo sila. Okay, mga kaeksena. Ano ba to? Ayan. Mga kapatid. O yan. Huli ka na. Puntahan na natin yung ating mga topic pa. Let's go sa go. What's the gift? What's the gift? Uy, alam nyo ba? Uy, mga bakla, meron ako sa inyong bagong chika. Bago natin puntahan yung kay Bato, kay Tulpo, at saka kay Kibuloy, meron ako sa inyong chika, ito. 'Di ba senator, hindi pa maliwanag sa akin 'to, nahihirapan ako intindihin eh. Kasi meron na namang bago na 5 show sa TV5. Eh 'di ba meron na ngang show si Idol na Rapid Tulpo in Action. Dito kasi meron na naman yata, sino kaya ang bida? Sino kaya? Nagtatanong lang ako, wala pa akong idea ha. Pakinggan niyo muna 'to, bagong show. Oh, ang tawag nila Barangay 5, si Mark Logan, nandito na rin mga bakla. Diba, lumilipat na yung mga nasa sa ABS, nasa Channel 5 na. Oo, Mari. Kaya nga nagtataka ako, gusto ko malaman, si Tulpo din ba yung magiging host dito? Oo, girl, tignan nyo, pakinggan nyo to, girl, ha? Lalakasan ko lang, sigurado, pak na pak, ganun. Oo, tignan nyo, makinig kayo mabuti sa akin. Pasok! Bukod sa Barangay 5 Panalo, marami pang kaabang-abang na bagong show dito sa Kapatid Network. At live mula sa Tadig, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ. Ba't ang ganda nung mantel? Ay, charot. Ano-ano pa bang mga exciting shows ang dapat nating abangan? Karen, fiesta feels na, tugs-tugs feels pa dito on a Tuesday ha sa Tagig dahil i-reveal ng... Huyo! Kumalma kayo mga bakla, ito na nga, kinikwento na nga, mga itsusera kayo, kayo na kaya? Nga in 2 minutes, ang mga programang bubuo sa Barangay 5 Universe. Yes, may pa-universe na tayo ng Barangay 5, eto na nga, tingnan nyo yung entablado sa likod ko. Handang-handa na nga sila Gerald Napoles at Kayla Rivera na makakasama natin mamaya-maya lamang. No? Pag-umpisa nitong bonggang-bonggang program na meron tayo ngayong gabi with our advert. Ayan no. Top 5 mga kwentong Mark Logan. Diba sa Channel 2, meron ako kwento sa inyo mga kapamilya. Ay, kami, tama kapamilya. Tuloy natin, kako na lang gayahin. Ticers, sila rin kasi ang opening salvo no ng Barangay 5 Panalo. Buena mano sila sa Barangay 5 Universe dahil nagsimula na nga ang Barangay 5 Panalo last March 11 kung saan sila namimigay ng 100,000 pesos kada araw po yan. At last Sunday, napanood nyo na rin po ang Budol Alert sa time slot na 4:30 p.m. bago ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa April 6 naman, mapapanood na ang Top 5 Kwentong Mark Logan. Tuwing 6:15 p.m. po yan sa gabi, ano? At susundan po yan...
Eto na mga bakla, pakinggan ninyo ha. Sa April 7, 6:15 p.m. din po, kapatid mo, idol mo, Raffy Tulfo. What the fuck? Meron na namang show? Wawa, ang lupit naman. Hindi, eto lang ha. Eto lang mga kapatid ha. Kung sakali pong legit na si Raffy Tulfo ulit ay merong show o programa dyan. Eto po, hindi ho ba conflict of interest na naman ito? Nagtatanong lang tayo. Hindi kaya ito paghahanda para sa kanyang nalalapit na pagtakbo sa kung ano mang posisyon? Isa pa, hindi kaya ito makakaapekto sa kanyang trabaho? Yun ngang kanyang ginagawa ngayon ay nagkakandalit-siletsi na, paano ka pa makakapag-focus ba sa trabaho mo kung merong ka pang alin dadagdag pang programa? Totoo ba ito? Hindi ako nagsabi sila eh. Sinabi yung pangalan eh. Diba? So, ito ang tanong ko mga kaeksena, mga kapatid. Diba? Is this a conflict of interest or not? Tatlo lang naman. Diba? Oh. Kumbaga, halimbawa, estudyante ka. Halimbawa, estudyante ka, nag-aaral ka ng law. Tapos, working student ka na nga. Diba? Tapos, kumuha ka pa ng isa pang trabaho. Hirap na hirap ka na nga sa schedule mo, saka sa ginagawa mo, kukuha ka pa. Uy, ang tanong, paano ko makakapag-perform ng maayos kung halimbawa ang dami mo nang gampanin? Diba? Tatanong lang kami ha. Ulitin natin. Oh, ang sabi, oh, pakinggan nyo, hindi ako may sabi niya na. Tundan po yan sa April 7, 6:15 p.m. din po, kapatid mo, idol mo, Raffy Tulfo. Di ba dapat maiano to? Ano ka ba, Derek? Hindi yan abala sa trabaho kasi marami siyang abogado na pwedeng gumawa ng trabaho niya. Ay, ganun. Di ba? Direct pwede yan yata yung teleserye na wanted sa radio episode. Kahit pa. Ito lang sa akin eh. Di ba gani? Ano to? Naglalatag na lang ng banig? Hindi na umuwi sa bahay? Mag-walk out ako! Kaya ako ng bine-baby-baby rito! Hindi ko na matiis, Mr. Chair! I'm going to walk out! Charot. 'Di ba? Nakakatawa lang no. Oh. Raffy Tulfo. And sa April 8 naman, lumuhod ka sa lupa naman ang dapat abangan. That's Mondays to Fridays. Hindi po sa akin ang galing 'yan, ah. So, 'yun lang ang aking masasabi. In-update ko lang kayo mga bakla sa mga bagong chismis ngayon. So, nako, yari na naman to sa kay Attorney Libayan. Pag nalaman to, may programa ka na naman. Pag nalaman din ni Attorney Claire yan. Diba? Hindi, tatanungin ko kayo bago na tayo dumako sa main topic natin. Sa tingin nyo ho ba? Hindi, seryosong tanong to. Ano? Makakapag-focus pa kaya ng maayos sa trabaho yung isang senador kung ang dami mong ginagawa? Diba? Na hindi naman related sa trabaho mo. 'Di ba? Anong meron? RTIA. Tas eto, kapatid mo, idol mo, Raffy Tulfo. Ano meron diyan? 'Di ba? Magbabasa siya ng kwento. Eh syempre, aaten siya diyan. Kahit pa sabing direct taping lang 'yun eh. Ayun na nga. Senador 'yun eh. Ano na naman 'yun pag nanakaw na naman ng oras? What the fuck? 'Di ba? So Abangan natin 'yan. Sobra-sobra talaga. Sana naman may mga senador na sumita rito. 'Yun nga lang yung isang senador na pumalag, nag-sorry. What the fuck? 'Di ba? Oh.
Nakakaloka naman. O, alisin na natin yan. Puntahan na natin yung topic natin. O, ito muna, mga kaeksena. O, pakinggan na natin to. Sorry, si Senador... O, mahina na naman. Anak naman ng kabuti talagang mga audio na itong mga to. Mahina. O, tayo na lang lumakas. O, ulitin natin. Nang sorry si Senador Bato de la Rosa kay Senator Raffy Tulfo. Kasunod yan ng pag-walkout ni Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senado kahapon na kinasasangkutan ng mga pulis Bulacan. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa mga hindi pa po nakakasagot sa ating live survey, sumagot na po kayo ha. Ulitin natin. Pagsosorry ni Bato kay Tulfo sa pag-walkout sa Senado. Okay ba sa inyo? Ano kaya ang dahilan na naiisip nyo? Meron tayong 4 choices and it's up to you. A, para lang sa boto, kaya siya nagsorry para sa boto mula o manggagaling sa Tulfonatics, 28%. B, ayaw lang po talaga ni Bato ng kaaway, 34%. At C, takot lang si Bato kay Tulfo. At letter D ay A and C. Okay? O, tuloy natin mga kaeksena. Pag pulis ang may kasalanan, baby! Oh! Nag-init ang ulo ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon. Oh! Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Bulacan Police sa isang operasyon na walang search warrant noong isang taon. Hindi kasi nagtutugma ang salaysay ng mga pulis kaugnay ng search warrant. Walang warrant nung pumunta sila doon. Bingo! Nung last hearing... Ano to? Bingo daw. Bingo! Anong bola yan? Sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. But they're insisting, napahinga sila ng tuntong hininga. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor. Mag-serve po kami ng... Sa gitna ng panggigisa ni Tulfo, hindi niya nagustuhan ang pambibaby down ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga sangkot na polis. Kurarohin natin. Covered ng warrant yung subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabit-bit yung papel. Yes, sir. Ngayon, sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Ako, kung tatanungin niyo ako, maling-mali talaga. Yung ginawa ni Raffy Tulfo, maling-mali. Kahit pasabihin na natin na nag-baby si Bato, yun yung kanyang pagkakataon para durugin si Bato, na may mali si Bato at lumabas siya ngayong bida. Yun ang gusto niya, di ba? Oh, bakit ginawa niya nag-walk out? Hindi yun eh. ba? Diba? Hindi magandang gawain yun ang pinakita ni Raffy Tulfo eh. Ano na nga natin, pagpalagay na nga natin binibaby nga ni Bato yung mga tao niya dati. O, di ikaw magiging bida dyan. Kapag napalabas mo at napakita mo sa taong bayan na may mali si Bato. Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kinakita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Ako, eto stand ko dito sa choice natin. Naniniwala naman ako at mas maganda pa rin talaga ang magpakumbaba at humingi ng kapatawaran, lalo na kung ikaw ay may pagkakamali. Tamang-tama po yun. At syempre nga, sabi nga, hindi ako nagpapakabanal, ang taong nagpapakumbaba ay siyang itinataas. Agree po tayo dyan. Pero ang tanong, si Tulfo, naiisip niya rin kaya yon? Kung halimbawa, nagmatigas si Bato na hindi mag-sorry at talagang manatili si Bato sa paninindigan niya na mali at hindi talaga maganda yung ginawa ni Tulfo, may aasahan ba tayo na magsusorry si Tulfo sa tingin nyo? May isip kaya nila yun na mali ang ginawa nila? Dito lang ako na disappoint kay Bato, no? Disappointed na pala ako nung kumampi kay Kibuloy. Disappointed ako in a way na unang-una, ikaw ang chairman ng committee. Diba? Kung sa tingin mo na nang baby si Bato, ikaw ang gumawa ng paraan para mapakita sa lahat ng nandyan sa hearing at sa buong Pilipinas
na may pamukha mo kung merong maling ginagawa si Bato, hindi para layasan mo. Pagpapakita ng ano yun, kabastusan at pagiging alin, weak. Christian T. Vlog, tanong mo kay Direk Shari. Ewan ko. Hindi ko alam. Tuloy natin. Di ba? Oh. Chairman ka dyan ba to? Di ba? Alam na alam mo eh, kung ikaw kaya bastusin niya. Alimbawa, ikaw man bastos sa kanya, nag-walkout ka sa committee niya, tingin mo hindi magagalit sa'yo yan? Malamang magagalit sa'yo yan. Hindi pa, alamang hindi pa lumapit sa'yo yan para mag-sorry. Baligtad eh. Hindi, baligtad na baligtad eh. Oh. I-compare nyo si Bato, tapos ng doctorate yan, eh si Tulfo, hindi naman ata degree holder. I got you there. Eh, yun na nga, di ba? Kumbaga, isipin mo na lang, hindi ikaw ang chairman, umasta ka ng ganun? Respeto ba? Di ba? Ilang hearing na pinagdaanan nyo na ni Bato? Di ba? Oo. Oh. Papatunayan ko sa inyo na hindi nag-baby si Bato dito. Mamaya, papatunayan ko sa inyo. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Pa-baby? Sabi ni Sweet Scent, bawal din siya batikusin. Kaya kapag naging press tapos ang freedom of speech. Si Jessica Tampos, ito, bakit na kocompose yun? Ang alin? Oh, tuloy natin. Oh, I watch, very satisfying Senate committee. You can actually see courtesy among senator in the panel. But there's a three, they lack that. Oh, yun daw. Oh, tuloy natin. Hindi ko kaya to. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walk out ni Tulfo. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out. Walk-outan ka. Itinanggi niyang binibaby niya ang mga pulis. Eh, siya nga yung na-baby ni Bato eh. You see. Oh, di ba? Sino, nag-sorry si Bato sa'yo. Sino ngayon ang binaby? Oh. Wala akong bias dito. Kahit nasabi nyo dati akong chief PNP, fair lang ako. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Eh, yun nga, tama yung sinabi mo, Canva girl. Diba? Yung mga kayong mga nanay, tatay dyan, kapag ano, naglalambing kayo sa mga anak nyo, anong tawag doon? Binibaby. Diba, living the dream? Oo. Oh. Hindi na bumalik si Tulfo sa pagdinig. Pero pagkatapos nito, kinausap daw ni De La Rosa si Tulfo. Right after the... Stop. Oh, bago natin ituloy yung pag-sorry ni Bato, pakita ko lang sa inyo to, ah. So, eto ba yung nang baby? Hindi siya nang baby. Kasi si Bato, mahilig siyang, may konting parang leading ang sinasabi niya. Ganun siya, yun ang nakikita ko dyan pag nagtatanong. Diba? Sila na mismo yung nagsasabi. Although, halatang-halata naman kasi na leading question, leading answer, o inuunahan nila ng sagot, yung mga resource person, kaya napaghahalata. Pero kung sa binibaby, eto, tingnan nyo itong ipapakita ko sa inyo, kung binibaby ni Bato. Nakakulong sa Senado. Wait lang, eto, nakakontempt ngayon, mga kaiksena. Nakakulong sa Senado ngayon ito, yung suspect nila dun sa kanilang pagdinig, ni Rapi Tulfo. Eto, pakinggan nyo ha. Oh. Pakulong sa Senado si Police Major Alan De Castro, ang tinuturong mastermind sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pinasite in contempt ang police dahil sa hindi pag-amin sa relasyon nila ng beauty queen. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nasite in contempt. O tapos direct, i-coconnect naman natin dito yung kay Kibuloy. Natatakot daw sila sa mga senador. Kanino kayo natatakot? Kay Robin Padilla? Ayan oh, siya nagpa-contempt dyan eh. What the fuck? Tingnan nyo. Oh, ang galing ni Robin, di ba? Kapag nagustuhan nilang magpa-contempt at sinungaling, contempt na kagad. Oh, kanino kayo dapat matakot? Oh, kung alimbawang dadating si Kibuloy o dumating si Kibuloy, ang katakutan nyo ay ang mga yan, si Bato.
si Robin, si Tulpo, sila yung mahilig magpa-contempt. Magpalay detector test pa. Oh. Kakampi niyo yung gumagawa ng ganun, natatakot kayo? Oh, tuloy natin. Girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. Ito ang unang tanong ni Senator Bato de la Rosa sa unang beses na pagharap ni Police Major Alan De Castro sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Si Major unang pagharap pa lang contempt na. Oh. Sir De Castro ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng beauty queen na Oktubre pa huling nakita. Pero pinasinungalingan ng ina ni Catherine ang sinabi ng polis. Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Tignan mo si Robin doon ha, nakatagilid lang pag anong-ganon lang, tapos biglang magko-contempt. Girlfriend po, sir. Nagsisinungaling siya, sir. Paulit-ulit ang pagtanggi ng polis kahit pa PNP at NBI at may ilang testigo nang nagsabing may relasyon ng dalawa. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po lang. Totoo lang sinasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend? Hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kayong relasyon? Wala po. I am not satisfied with your explanation. Wala kaming relasyon, sir. Dito wala na iminungkahi ni Senador Robin Padilla na i-cite in contempt si De Castro. Iminungkahi ko po. Yan. Ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. What the fuck? Oh, malinaw. Diba? O, ano masasabi nyo kay Robin Padilla? Oh. Ang bilis, diba? Sarili nyo yung binabanatan nyo sa pagtatanggol nyo kay Kibuloy. Kayo-kayo yun. Kayo-kayo natatakot kayo sa mga sarili nyong multo. O ngayon, Rapi Tulpo, ano ang binibaby nila rito? Ayan o, nagpa-contempt, paanong binibaby? Diba? O, binibaby ba? Yan ang hirap sa'yo eh. O, balikan natin yan mamaya. Balik tayo dito sa nag-sorry. O. Hearing, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. Easy. Kung iisipin natin, mabaligtad ng sitwasyon, no? Kayo, tanong ko, kung nabaligtad ang sitwasyon, gagawin kaya ni Tulpo na siya mismo ang unang lumapit at mag-sorry? Gayong halimbawa, si Bato ang nag-walk out sa committee niya at nag-baby-babying ganon, na, alis na lang ako dito! Hey, binibaby nyo dito! Hindi ko na matiis to! Halimbawa, nabaligtad, si Bato yung gumanon, si Tulpo yung nilayasan. Oh, botohan tayo ha. Naniniwala ba kayo na gagawin ni Tulpo yan? Na magsusorry kung siya ang halimbawang nabaligtad? Sa mga naniniwala magsusorry si Tulpo, press 1. Sa mga hindi naniniwala, press 2. Tama yung mga komento nyo dyan at may nag-comment din dyan lalong lalaki daw yung ulo. Expected, sigurado. Ganun na mangyayari dun, pagyayabang pa ng ibang vlogger ni Tulpo yun, malamang eh. Alam mo, lalong bumababa ang, yung moral o yung respeto kay Bato ng tao sa ginawa niya. Hindi dahil sa mali yung paghingi ng sorry na maganda namang gawain yung. Kaya lang sa sitwasyon na to, hindi iba ang dating talaga eh. Ikaw ang binastos dun eh, chairman ka pa, tapos ikaw pa yung nag-sorry. Hindi ganun ang iniisip sa'yo nun ni Tulpo, maniwala ka sa akin. At ako ang humingi ng paumanin. Nag-sorry ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Parang sobra naman ba to? Committee mo yun!
Committee mo yun. Hindi pwedeng ano, parang ikaw yung malambot dito. Kaya nung narinig ko sinabi sa balita, nag-sorry daw. Sabi ko, ha? Ngi? Ang buong akala ko, eto na ang pagkakataon para may mag-stand. Meron ng parang bumira-bira at sumita sa mga ganong klaseng gawain. Diba? John Faustino? Pero ano nangyari? Bato? Ewan ko ba sa'yo? Sinabi niya raw kay Tulfo na sana hindi na siya nag-walk out. Eh di sana. Eh di sana hindi ka na lang nag-ano, tawag dito, naggawa pa ng kwento mo ron na nakakainsulto, magsosorry ka din pala. 'Di ba? Ito lang ah, hindi po nawawala sa isip ko kasi running for ano ulit 'yan si Bato, 'di ba? Tapos na 'yan ngayon 2025. So iniisip ko, siyempre, alam nila na maraming followers si Tulpo. 27 million ba naman mga tangan Tulpo natics yan eh. Di ba? So, kapag tinropa niya at ginawa niyang kaibigan talaga si Tulpo, siyempre, may tendency na pwede niyang magamit si Tulpo na, "Uy, ano mo naman, taas mo naman kamay ko sa mga Tulpo natics mo." Tama, mali. Naiisip ko lang. Di ba? At pwede rin, kaya nga ANC, iniisip yung para sa boto ng mga Tulpo natics. At letter C, natakot siya na baka wala siyang makuwang boto kung sakali. Diba? Oh. Sabi nito ni ano, take the high ground, sabi nga ni Atty. Libayan. Diba? Diba nga direct sa, ano to? Direct sanay mag-baby. Achuchu. Oh, tuloy natin ha. Sana, huwag ka magtampo kagad. Wow! Binibini ba to? Hindi, ganun talaga mangyayari dyan. Mapapansin nyo rito yung mga running ulit na mga politiko. Pag sila dumikit ng dumikit kay Rapi Tulpo, alam nyo na yun. Oo, alam nyo na yun. Gets nyo na yun. Si Rapi Tulpo nagreklamo na, nagbe-baby-baby dito! Ayoko na yun, alis na ako! Pero siya yung binay-baby ngayon. What the fuck? Diba, Shuni? Tuloy natin. Huwag ka sanang magtampo. At sana nagkuhan ka muna. Humingi ka ng 1 minute suspension at kinausap ako, mag-usap tayo. Kasi nga, hindi na kailangan ng mga suspension. Bumabawi kasi si Tulpo at yung sa PCS, ang content na hearing nila, lagabog. Diba? Direk, okay naman mag-sorry siya po reconciliation kasi magkasama sila. Agian, tama naman po yung komento nyo. At yun nga, sang-ayon naman po ako na magpakumbabaho tayo. Depende naman ho kasi sa gagawa natin ng pagpapakumbaba. Ang tanong ho ba, yung tao ba na pagpapakumbabaan nyo, kaya din bang gawin yun? May narinig na ba kayo? Kung kayo'y supporter nung senador na yon, may narinig ba kayo na talagang sa pagkakamali niya, umamin at nagsorry siya? Anong ginagawa? Pinapasa saan? Sa stop. Ito si Gani, makaputik naman to. Si Bato dapat yung nagtampo. Bakit baligtad? Yun na nga eh. Sobra talagang katawa-tawa talaga to. Nabaligtad ang mundo. Baka daw nagpapababy daw. Sabi ni Noah's Ark Channel, si Rapi pala ang gusto na ibaby siya. At inamin naman ni Bato na talagang nagbe-baby siya sa ng taong gobyerno. Tuloy natin ha. Para kung how you want this to go, yung investigation. Paliwanag daw ni Tulfo K. De La Rosa, sadyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga pulis. Ito pa ha. Ito, sa pantaha ko lang to ha. Baka mamaya sa programa niya, ibibida niya yan. Sino yung mga nandito, mga madalas nanonood? May posibilidad kaya na ibida niya yan sa programa niya? Alam nyo, di ba, bago mag-umpisa yung show niya, sa lahat ng mga YFW, saludo po, mabuhay po kayo, magandang hapon. Anong meron, Sherry?
Oh, bago tayo magsimula, I want this to make it clear. Noong isang araw, sa hearing sa Senado, mga netizen, I want to explain my side. Kasi, hindi ko po matiis ang pambibaby na nakikita ko doon sa Senado sa hearing. At hindi ako nagkamali. At hindi ko na nakayanan kay apo ko nag-walk out. Kita po ninyo, si Bato, si Senator Bato, with due respect, sir, siya po ang unang lumapit sa akin. Because, tama ako. At kaya naman, sino ba naman ako? Tao lang din po ako. Kaya naman po, pinag-usapan namin at sabi ko, okay na yun, walang problema. Kasi, magkaibigan tayo. Bilang isang senador ninyo, hindi po ako nagsasama, nagtatanim ng sama ng loob. Kaya naman, sana po with due respect, Senator Bato, salamat po sa inyong pag-sorry. At so ayan, mga netizen, maliwanag na sa inyo. Si Bato po ang nag-sorry at lumapit sa akin at okay na po kami. So, Sherry, anong bago? Bakit? Ano lang yon? Imagination ko lang sa pantaha ko. I was just dreaming about that. Okay? Kaya lang baka mapanood tayo, hindi na nila gawin yun. Sabihin, uy, naunahan tayo ni Direk Freddy Valero. Huwag mo nang gawin yan. Mabibisto ka, mabibisto. Tuloy natin. Lintik na direktor yun, ha? Alam na alam ka. Tuloy natin. Ayaw daw ni De La Rosa na mag-away sila ni Tulfo. When you say tamang asal ba, I cannot, as for now, I would like not to comment on that. Ayaw kong mag-away kami. 24 lang kami senador dito. Magkikita kami araw-araw. Hindi maganda na merong bad blood between us. May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Wala naman po. Ang mawawala sa inyo, yung taong bayan na ang taas ng tingin sa inyo. O kami naman na mga hindi na mataas ang tingin sa inyo, lalo lalagapak ang tingin namin sa inyo. Sorry po. Sa huli, nag-aayos naman na ang dalawang senador at magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Huli namang nanindigan si Bato na wala siyang kinakampihan o kinukonsinting polis. Sa history ng Senado, meron pa bang ibang senador na makakatalo sa record ko? Pinagyabang pa talaga. As far as kung ilang number of policemen pinakulong ko dito sa Senado, ilang polis ang sinite in contempt ko at pinakulong ko? Kahapon lang, yung statement ni Risa Ontiveros kay Kibuloy, yung wag bastusin yung Senado, yung irespeto ang Senado, yung ginawa ni Tulfo, hindi ba pambabastos at hindi pagrespeto yon? Nag-walk out ka? Ang galing. Kung that's how only to prove na hindi ko binibaby yung mga polis. Nagbabalita mo. Sabi ni Kishi, natakot yan mabash ng Tulfonatics. Yes, totoo din yan. Wala sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Not sorry. Wait lang. Direk, anong title ng movie na yan? I-baby mo ko, i-baby kita. Magbabyhan tayo. Ang tawag dyan, demokrasya. Okay? So ito mga kaeksena, punta naman natin si Pastor. Mag-update tayo kay Pastor, mga kaeksena. Type action, let's go! Sa go! What's the gift? What's the gift? Huy, alam nyo ba mga bakla? Oo, meron akong marites sa inyo ngayon. Bagong-bago to ngayong araw na to. Ano ba yan, Direk? Eto na nga, mga kaeksena. Yung programa o yung channel ng SMNI, bigyan ko kayo ng update mga bakla. Ano ba? Napakaraming mga kongresista ang may co-author dito sa batas na to o yung pagpirma na to. Oo!
Ito na nga, update to dun sa SMNI. Pakinggan natin, ano ba to? Rosalie, ilan na bumotong pabor sa... Wait lang, ang hina rin ang audio nyo, UNTV, siya pa kayo. Kailangan palakasan talaga. Wala yung normal nyo, mahina. O, ito na ang mga bakla, pakinggan natin, ha? O. Rosalie, ilan na bumotong pabor sa panukalang economic chacha? Monica, bago ang session break para sa long holiday, inaprubahan na nga ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7, layo ng panukalang amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution, particular na ang public utilities, education at... Wait lang ha, yung chacha, huwag niyo muna isipin yan. Mahigit sa 280 na mga kongresista ang co-authors ng panukala, kaya more than 3/4 na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang bumoto ng pabor sa RBH 7. With 289 affirmative votes, 7 negative votes, and 2 abstentions, resolution on both houses number 7 is hereby approved on third and final reading. Halagahan ng proposed economic amendments. Gaya naman ang inaasahan, tutol sa panukalang economic chacha ang Makabayan Block lawmakers at iba pang miyembro ng minority. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng House of Representatives upang tutulan ng economic chacha. Wait lang sa SMNI, padaanin muna natin to. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, magandang oportunidad ang paparating na long holiday upang makapag-usap ang liderato ng 20 kapulungan ng Kongreso kaugnay ng susunod ng mga hakbang sa economic chacha. Ito ay lalo na't inaasahan ng mga petisyong planong isumite sa Korte Suprema upang questionin ang panukala. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconsider. Ma'am Linda Jose Gansere, nakadalawang bati na po ako sa inyo. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo naririnig. Oo, kanina po nung nagbatian tayo. On a definitive path kung paano po natin i-approach at ihahakbang ang RBH 6 at RBH 7 papunta po sa COMELEC para makarating sa plebisito. Samantala, ito na. Napasado na rin sa Kamara ang House Bill No. 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Pasado na. Pababawi na. Naku po. 284 ang bumoto ng pabor. Ang daming bumoto ha. Pabor nang tanggalin ni SMNI. Apat ang hindi pabor at apat din ang abstentions. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Correct. Ang ginawa ng SMNI, parang red ribbon din to eh, tag ng tag lang eh. Mahalagang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi maihanay sa media at hindi maihilan tulad sa mga tunay na mga media. Ako ay ako dito sa dalawang to ha. Napag-aalat ang may vested interest to sa ginawang pagbote. Itong dalawang to kayo nagsasalita. May pagganti kayo. Kung ako sa inyo, hindi na kayo nagsasalita. Ang dami-dami nyo nang bumoto. Ginawa nyo ng tawag doon? Overkill na nga eh. Dumagdag pa kayo. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Fake news pala kayo. Akala ko ba truth that matters? Sabagay, sabi nga ni Tacoli, yung isang banatae, sabi niya alin?
Monica, upang maging ganap naman na batas, kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Pakisara po ng pinto! Ano ba yan? May miyak ng bata dyan. Tala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Hindi, wag kayong manginayang, makakapag-show pa yung mga banatae. Kasi sa YouTube naman sila magla-live stream eh. Oh, bahala na sila dyan. Oh. Balik sa'yo, Monica. So ayan, maliwanag mga kaeksena. Ngayon, eto na, yung kay Kibuloy, mga kaeksena. At ang ingay ng bata, may umiiyak. Marites! Easy. Gusto mo ka ba? Umiyak yung bata, iniwan mo doon. Wait lang mga kaeksena, may umiiyak. Oh, tuloy natin. Oh, may umiiyak na bata, mayari tayo dyan. Oh, ito na, oh. Oh, pakinggan nyo ito mga kaeksena, ha? Anong gagawin daw kay Kibuloy? Ni Bato, si Bato ulit, ang bida rito. Pasok. Umiiyak ng ilang senador ang kaligtasan ni Pastor Apollo Kibuloy matapos maglabas ang Senado ng arrest order laban sa kanya. Direk, sino may kapartis mo? Si Marites. Noel Chua, hello sa'yo. Anak, pakigreet naman po anak ko si Noan Chikchay, tama ba? At happy birthday. Happy birthday, Noan Chikchay Chua. Happy birthday. O, tuloy natin. Tuloy. O, ito na, pakinggan nyo mga kaeksena. Ng ilang senador ang kaligtasan ni Pastor Apollo Kibuloy matapos maglabas ang Senado ng arrest order laban sa kanya. Di naman ang kampo ni Kibuloy, may mga makapangyarihang individual na gustong apihin. Tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo tong kampo ni Kibuloy. Meron naman silang pautot. Ha? Nung hindi na umubra at nagkaroon na ng arrest warrant, nalabasan na. Ngayon naman ang pautot, meron daw tao na naman daw makapangyarihan. Sino yung makapangyarihang tao na yan na sinasabi ng kampo ni Kibuloy? Ay na naman kayo eh. Bintang na naman kayo eh. Ang tawag dyan, demokrasya. Walang yung demokrasya yan. Nakikita nyo yung mga palusot eh. No? Nakikita nyo yung mga daming sinasabi. Kung wala kasalanan, eh di patunayan ninyo. Di ba magpakita kayo kung inosente kayo? Hindi naman sinabing may kasalanan na kayo pag nagpakita kayo. Magbibintang na naman kayo, meron naman kayo sinasabing makapangyarihan tao. Sino yun? Maglabas ang Senado ng arrest order laban sa kanya. Di naman ang kampo ni Kibuloy, may mga makapangyarihang individual na gustong apihin ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Camille. Ano to, nagpapababy din ba to? Wawa. Sa Monte. Handa raw sumama si Senador Bato de la Rosa sa Senate Sergeant of Arms kung aarestuhin man si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod yan ng inilabas na arrest warrant laban sa pastor. Kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Oo. Alam namin sir, andyan siya para walang gulo sir. Oh, alam daw niya, andyan si Bato. Sabi niya, guess ko direk yung VIP na to na tao. Natural si FL na naman. Baka pwedeng samahan mo kami sir at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Tiniyak din. Ano to? Breaking news. Piniyak ni Makagago si Banat Bay. Bakit? Anong ginawa ni Makagago? Tuloy natin. I-chika mo na yan, DJ Byron. Ni Senator De La Rosa ang kaligtasan ni Kibuloy oras na humarap siya sa pagdinig ng Senado. I being a senator and a member of this of the Senate. Kita ninyo mga kaeksena, natatauhang ka ba to? Bakit kung kailan, tingnan nyo ha, bakit kung kailang lumabas na, napirmahan na yung warrant para arestuin si Kibuloy, meron na kayong ganyan. Diba? Na kayo mismo ang mag-o-offer ng safety ni Kibuloy. Pero noong panahon na pinapatawag sila, hindi nyo magawa. Bakit? Kasi ano?
Ha? Ine-expect nyo makakalusot kayo na kaya nyo maprotektan si Kibuloy nang walang ganyan kayong ginagawa. Eh, obvious na halata kayo. Dito pa lang, magtataka na kayo. Aba, bakit ngayon bigla ka nagpipresinta-presinta ngayon? Diba? Kasi ano, napupuna na ng taong bayan ang paggamit nyo ng kapangyarihan. Ang pagbupabor nyo sa isang tao dahil lamang sa kaibigan at may personal kayo o may utang na loob kayo. Napaghahalata kayo rito, mga senador. Diba? Oh. Ay, nako. Ano daw? Roland Lanting. Si Jay Gibara kamukha ni Shrek. Ay, wag naman. Wag niyo naman sabihin yun. Hindi naman. Gwapo yun eh. Easy. Sino direk? Si Shrek. What the fuck? Oh. Tuloy natin. Tuloy natin. Oh, kayo naman. Kayo kasi, huwag nyo akong pinag-ano ng mga bad words. Sasalita kayo ng bad words dyan. Oh, tuloy natin. I'm willing to provide him security. Ako mismo. Okay, sana ginawa mo pa yan. Noon na, noon pa, di ba? Ngayon mo gagawin. May warrant na. Oh. Kung punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Walang pwedeng makakabaril sa'yo. Andito ako. Yun ang aking assurance sa kanya. Batiin natin ng happy birthday si Kier Alzona. Happy birthday from taga Calamba City, Laguna from La Arnie Alzona. Happy birthday po. O, tuloy natin. Teresa Raimundo, makatawa ka. Tuloy. Dagdag pa ng senador, pinapaaresto si Kibuloy hindi para parusahan, kundi humarap sa pagdinig at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Tingnan nyo, ngayon nila nasasabi yan. So nakakapagtaka talaga naman tong mga senador na tong kumakampi kay Kibuloy. Diba? Ngayon kayo nagsasabi ng ganyan, it's too late na. Tapos eto pa ang malupit dyan mga kaeksena. Ang dating pa ba ni Bato dito, 'di ba na-content natin kagabi yung patungkol sa mga MNLF na magbibigay daw di umano ng suporta, 'di ba? Dapat dito dito natin makikita yung anong klaseng tao yung mga alagad ni pastor. Tingnan niyo. Ay, sorry, mali akong pindot. O, tuloy. Ipinaaaresto si Kibuloy matapos ang ilang ulit niyang pagtanggi na humarap sa pagdinig ng Senado. Kaugnay pa rin niya ng mga aligasyon ng pang-aabuso sa KOJC. Para naman kay Sen. Robin Padilla, pwede raw maghain ang petisyon ng kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema. Talagang todo ano si Robin eh, no? Talagang di ayaw paawat. Talagang katapusan na Robin ng political career mo, maniwala ka. Sa ginagawa mo, promise yan. Oh. Kaugnay ng arrest order, matatanda ang pinangunahan noon ni Padilla ang pagharang sa pagpapa-aresto kay Kibuloy. Oh. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Kibuloy, ginawa na ng kanyang legal team ang lahat para protektahan ang pastor. Pero may mga makapangyarihang individual daw na gustong apihin si Kibuloy. Umaasa raw ang kampo ng pastor sa judiciary para mapatunayang inosente si Kibuloy at malinis ang kanyang pangalan. Sa ngayon, hinihintay pa ng Davao City Police Office ang arrest warrant laban kay Kibuloy. Wala ring impormasyon kung nasaan ngayon ang pastor. Sabi ni Bato kanina, alam naming nandyan lang siya. Diba? Tanong niyo si Bato. Tuloy natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So dito mga kaeksena, sa bagong balita na ito, ano daw, what's happening to the Philippines? Wala naman, ayun, yung mga senador at mga politiko dito na paghahalata. So malinaw na malinaw mga kapatid, mga kaeksena, itong nangyayari dito kay Kibuloy, sobra-sobra na po ang naibigay na pambibaby. Direk, paano mo nasabi yung pambibaby? Eh, hindi nga siya, ano, ginajudge daw siya eh. Tsaka, kung ano-ano nang kumakalat sa kanya. O, hindi tanongin nyo kung sino may kasalanan. Siya rin naman. Diba? Siya yung gumawa niyan sa sarili niya. So, mga kapatid, mga kaeksena, gaya ng sinabi ko kanina at sa mga nakakaraang vlog natin, ang gusto lang natin dito, malaman ang katotohanan. Okay? At paano malalaman?
O di makipag-cooperate si Kibuloy at wala nang patumpik-tumpik pa. Tapos nasabi dito ni Bato na kaya niya gustong sumama ay para maiwasan daw ang alin. Kasi si Kibuloy daw ay hindi violenting tao. Yun ang sabi ni Bato. Ang kinakatakot ni Bato, yung mga tauhan daw o yung mga tao ni Kibuloy. So parang ang dating, hindi papayag yung mga miyembro ni Kibuloy, ganun ba? So dito, malinaw na wala kayong kinikilala at sinusunod na batas. Mga punyeta kayo. Tapos sasabihin nyo, son of God yung amo ninyo, tapos yung mga alalay o mga miyembro ni Kibuloy, hindi marunong sumunod sa batas. Anong katarantaduan yan? Tama, mali? What the fuck? Tapos meron nga ako napanood na vlogger ng ano, ni Kibuloy na babae. Pero mas maganda ako sa kanya. Alam nyo ba kung anong klaseng mag-vlog? Grabe, may nilait na ano, na isang vlogger. Pero hindi ko alam kung binlog na ako nun. Di naman tayo sikat eh. Meron, hindi ko alam kung anong pangalan ng vlogger na yun ng Kingdom. Basta, meron silang programa rin ginagawa. Parang yung gagawin ng mga banatae. Yung isang kakamping na Makarisa Ontiveros, grabe kung laitin ng babae na yun ha. Hindi porket may itsura si ate, grabe yung mga lait dun sa vlogger. Eh, ikaw naman direct nang babasag ka rin, lalait ka rin ha. Ando na nga tayo. Pero ang claim nila, ang claim ng kanilang amo, son of God. Ang claim ng grupo nila, eh, mga mabubuti, mga profesional, mga alam niyo yun, mga maka-Diyos, 'di ba? Pero na napanood ko yung live ng vlogger ni Kibuloy na babae, sabi, ha? Talaga ate, member ka ni Kibuloy, ganyan ang bunganga mo? Ganyan ka manglait? 'Di ba dapat ikaw nga ang maging humble eh? 'Di ba? Dapat ikaw nga ang magpaliwanag ng maayos at wala kang pangit na sinasabi. Ang ganda nga ng mukha mo, pero mas maganda ako sa iyo. Ang ganda nga ng mukha mo, pero yung bunga nga mo naman ang pangit. What the fuck? I-send nyo sa akin nga yan. Baka yan yung sinasabi nyo. Pag ako hindi nakapagpigil, iko-content ko rin yan. Oo. Ang punto ko is, paano nyo mapapatunayan sa taong bayan na ang religious group ninyo ay mga matitino at mabuti? Eh, dire kasi si Kibuloy, pinoprotektahan lang nila. So, nasasalamin sa mga miyembro kung anong klaseng tao kayo. Diba? Sinabihang tokmol, sinabihang pangit, sinabihang bakla, sinabihang kambing. Yung kakamping yun eh, nakita ko lang dumaan sa ano ko. Hindi ko, pagka napag-interesan kong i-content yung babae na yun, dudruging ko yun. Eh di ayun na nga. So ang akin, religious group, tas ganun yung bunganga. Hindi naman religion yung kay pastor. Sabi nila, 'di ba? Kingdom daw sila kasi. So doon pa lang may mali na, ate. Kung sino ka mang vlogger ka, pag ako sinipag na kita ano, tignan yung content mo. Tatapi kita dito. Oh. Pastora, oo naman 'yun. Pastor 'yun. Pastora 'yun yung vlogger na 'yon. Walang pakialam direct ang tawag diyan demokrasya. Ang tawag diyan demokrasya. Pero hinayupak ng hinayupak ang words noon. Magsabi Bible verse, di naman. Yun na nga. Yun na nga po eh. So, sa sinabi nga rin ni Bato na nag-aalala siya kaya sa sasama ay para daw maiwasan ng alin ang gulo. Kasi hindi daw papayag yung mga kulto ni Kibuloy. So kayong mga miyembro ni Kibuloy, paano kayo masasabing mga matitinong tao kung hindi kayo marunong sumunod sa batas? Bakit? Pag hindi ba nyo napagtanggol si Kibuloy, wala kayong supply ng Palmolive Lavender? What the fuck? Direk, sa totoo lang, di ako masyado naniniwala basta-basta sa mga religion. I pray and I have my own faith. No, tama naman yun, that's correct. Walang pastor na babae. Ah, ganun ba?
may pagba ano to? May pa pabasa, basa pang Bible, di naman maintindihan. Bigay niyo sa akin yung link, papanoorin ko ngayon. Mala, anong pangalan ng vlogger na 'yon? 'Di ba? So mga kaeksena, type action, tuloy-tuloy tayo. O, pakipindot na yung ano natin dyan, like-like dyan, at type action na, may pahabol ako sa inyo. Pasok! Ibigay nyo sa akin yung link ng vlogger na yon. Tapos, Kung ano yung napanood yung hindi nyo sa tingin na kanais-nais, yun ang isend nyo sa akin tapos papanoorin ko. Para malay nyo, bukas, pag sinipag ako, kasi baka mamalengki ako bukas. Diba, Teresa Ranz? So mga kaeksena, eto, meron tayong short question ulit para sa inyo. Meron po kasing ninanais na gawing panukala na sa ating mga pagkain ay lagyan daw ng calorie count sa mga menu. Oh, pabor ba kayo ng paglalagay ng calorie count sa mga menu? Halimbawa, sa restaurant, sa mga fast food, o ano kaya pag nilagyan sa karinder yun? Charot lang. Oh, tanong lang naman yon kung pabor kayo na lagyan ng mga calorie count sa menu. Kasi nga, yung mga kababayan natin, kung minsan hindi aware, dahil laganap naman talaga sa bansa natin. Tulad ko, ako tumataba ako kasi ang dami ko palang caloring pinagkakain. At baka hindi nyo po alam kung saan nakukuha yung mga calories na yan. Okay? So, eto mga kaeksena, para sa inyong kaalaman at sa inyong mga... yun na nga. O, tuloy na. O, ano daw? Sabi ni Antonio Alejan, yes, we do it here in the US calorie menu. O, tingnan natin kung okay sa inyo to. Pasok! Ay, hindi. Volume. Sigurado, mahina yan. O, sabi ko na eh. O, tuloy natin. Pasok! Gustong palagyan ng calorie count ang menu ng mga restaurant sa Quezon City. Solusyon daw yan para maiwasan ang ilang nakamamatay. Aloy! Sweet sense! Hindi mo na kailangan ng mat-mat sa calorie. Huwag ka na mag-alala dun. O. Nasakit. Nasa frontline. Hindi, totoo kasi talaga maraming mga obese o mga heavyweight. O, sorry po ha, pasintabi po ha, wala po akong pinatatamaan dito, ang individual. In general po ito ha. Sa totoo lang po, parami ng parami naman talaga sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa din naman, ang mga obese at mga matataba dahil sa hindi nila namamalayan ang kanilang mga pinagkakakain ay sobra-sobra na ang level ng calorie na nakakain. Kaya naman, das hindi pa kayo nag-e-exercise tulad ko. 'Di ba? So, imbis na mabalanse, imbak lang tayo ng imbak ng calories hanggang sa tumaba. And that's the reality. Okay? Let's do this one more time. Gustong palagyan ng calorie count ang menu ng mga restaurant sa Quezon City. Solusyon daw 'yan para maiwasan ang ilang nakamamatay na sakit. Nasa frontline ng balitang 'yan si JC Cosico. Ah. Uy, sisig! Wow! Sisig ba yun? Dinakdakan. Parang dinakdakan, no? Anong favorite meal mo? Mahilig ka... Uy, lumpia! Baba sa one-piece chicken with rice. Tapos may side pang french fries at... Uy, barger, oh! Uy, pa-barger naman kayo dyan! Cheese barger! Ano yung takip na tinapay ba yun? Ba't parang hindi tinapay yung sa barger? Oh. Burger. Ganahan ka pa kayang kumain kung bago ka pa sumubo. Ay may magsasabi sa yung halos 1,000 na ang calories niyan. Sa Quezon City, isinusulong na ilagay sa menu ng mga malalaking restaurant at food chains ang calories ng bawat order. Wow. Pirma na lang ni Mayor Joy Belmonte ang hinihintay para maipatupad ang calorie labeling ordinance. Importante raw na alam mo ang bilang ng calories na kinakain mo. Eh paano yun sa mga karinderya? Diba? Paano sa mga karinderya? Magagawa pa sila mag-effort pang mag-print, mag-explain, maglagay ng menu. Diba? Oo. Arabic bread yan direct. Ah, ganun ba? Ayon sa Quezon City LGU, mahalagang magabayan ang publiko tungkol dito, lalo't dumarami ang mga obese sa Pilipinas. Oh.
Katunayan, base sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute mula 2015, makikitang pataas ang tred ng mga overweight at obese ng mga nasa edad 20 hanggang 59. Siyempre, Pilipino, no? Sipin yan, ha? Dami nagre-reklamo. Wala daw 20 pesos na bigas. Ang mahal daw. Pero, only rice is life. Ang daming pambili ng bigas. Tapos walang pera. Magre-reklamo. Bagamat mas mababa, pataas din ang tred ng mga overweight at obese na senior citizen. Paliwanag ng mga eksperto, lahat ng kinakain natin may calorie na nagbibigay enerhiya sa ating pangatawan. Wow. Pero kung hindi ito mabuburn, magiging taba ito at hindi yan healthy. Pwede yung maging risk factor ng iba't ibang klase ng sakit. Gaya ng diabetes, hypertension at sakit sa puso na kabilang sa mga naungunang sanhi na pagkamatay sa Pilipinas. Iba-iba rekomendadong calories depende sa kondisyon ng isang tao. A common tao doesn't know ano ang content ng kanyang kinain. Pero at least aware ka, oops, ang dami ko palang kinain ngayon. Bukas maglalakad ako ng ganito kahaba. Pwede. Salamat Maria Luisa San Jose. May sinend ka DJ Byron. Wait lang ah. Sayaw muna tayo. Para sa ito, bago yan ah. Chinggal ako! Chinggal ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki. Thank you so much. Tuloy natin. Walang may nakita lang ako. Tuloy. Sakaling ipatupad na ang ordinansa, mapipilitang mag-adjust ang mga restaurant sa QC. Makapal yung menu namin. So imagine mo yun, aaralin namin bawat isa yung mga menu doon. So it would take a process and probably a period of time to do that. Pati ang mga karinderya, nangangamba na posibleng maapektuhan ito ang kanilang kita. Kasi po, mag-ano na rin yung tao, mag-control na din yan, kumain. Paano kung malalang sa isang kilo, ilang calories ang ano niya, ng content niyan. Siguro kailangan mag-conduct sila ng mga training. Hindi naman kami nag-aral nga ng nutritionist para malaman namin ilan ang content ng calories sa bawat pagkain. Paglilinaw naman ng QCLGU para pa lang sa mga malalaking restaurant at food chain ng calorie labeling ordinance. Bagamat target din nilang ipatupad yan kalaunan sa mga karinderya. Hindi, okay naman. Okay naman po yung sinasabi itong paglalagay ng calorie count sa menu, restaurant, balak. Sa QC pa lang yan, sa QC pa lang. Pero kung sakali yan ay, halimbawa, patupad sa buong bansa, okay naman siya eh. Diba? Para sa akin, wala akong nakikitang masama. Tama lang po na tayong mga Pilipino matuto na rin ingatan ang mga sarili. Diba? Ma'am Mila Thomas, maraming salamat po. Anong gusto nyo? Single ako o kalma? Mamili kayo. Bago natin ituloy yung sayaw, mamili muna kayo. Single ako o kalma? Pero, ganun pa man, pasakit pa rin to sa umpisa, lalo na kung halimbawa maliliit na restaurant, karinderya. Siyempre, mag-provide pa sila para malaman o magte-test pa yan. Tapos, magpiprint sa menu, mag-aasikaso, di ba? Kalma daw. Okay, maraming salamat po. Kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy. Iniyak naman ang mga katuwang sa pagbuo ng patakaran. Natutulungan nila mga maliliit na negosyo. With the smaller food businesses, there are some concerns. Quezon City will provide some technical assistance and possible... Buti pa sa Quezon City, ano? Ayun, may bibigay ng assistance sa kanila, oh. Sana all may assistant, di ba? Incentives for this small food businesses. Suportado naman ng Department of Health ang naturang ordinansa. Hinihikayat din nila ang iba pang mga lokal na pamahalaan na tularan ito.
kasi importante alam natin yung bilang. Baka bili lang tayo ng bili, kain lang tayo ng kain, para siyang pera na... Nilagamba kayo na. Pagka inipon natin, nagbabangko tayo, yun nga lang, hindi siya sa bangko pupunta, sa bewang siya pupunta. Pero paalala pa ng DOH, dapat pa rin niyang sabayan ang pag-ehersisyo at sapat na tulog para iwas sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. So ayun na nga mga kaeksena, it's up to you pero dapat maging aware din kayo sa mga kinakain nyo. Naku, ikaw din naman Derek, hindi ka naman din kumaano sa mga kinakain mo. Hindi kasi si Martes kasi mahilig mag-aya eh. Kain tayo. Gastos pa yan. Charot. So mga kaeksena, mga kapatid, dito na muna natin puputulin na ating live stream at Tom Jones na rin ang inyong lingkod. Pero pa naman bukas, okay? Sa mga gusto mag-send ng link dyan, send lang po kayo. Pero I'm not promising na pag nag-send po kayo ng link na may gusto kayong ipa-content, hindi po ha. Inaano ko muna po yun, tinitignan ko muna kung okay bang i-topic at mayroon na akong makikitang mga packs na pwedeng pagbasihan o pagkuhanan pa ng ibang impormasyon. So, walang problema po yun at huwag kayong magtatampo kung halimbawa nagsisend kayo tapos nasisin lang at hindi ko nare-replyan. Ibig sabihin po nun, nabibisi lang. Tsaka, minsan po, may hindi talaga dapat na i-content na kailangan munang mag-antay ng iba pang detalye. Okay? So, sa lahat po nang nandito, maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga bago nating subscriber. Thank you so much po. At sa mga pioneer natin, maraming salamat. And sa ating mga moderators na kabogera, maraming salamat din po. At sa mga OFW po natin at mga team replay, super thank you po sa inyong lahat. At bukas po, magkita po tayong muli. End na natin yung ating live survey. Maraming salamat po mga kaeksena. Ito po ang inyong lingkod, ang nag-iisa, ang walang katulad, ang kabogera at eksenadora ng inyong buhay, ang direktor ng inyong live stream, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless and see you again tomorrow. Bye!